ano ang dapat gawin kung sakaling hindi na-approve ang salary loan sa SSS. And by the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nag-apply ka ng salary loan at naka-receive ka ng email katulad nito na rejected daw yung ina-apply nating loan, ang gagawin natin is kailangan nating malaman muna yung dahilan kung bakit nga ba siya na-reject. Sa akin, ang reason niya is hindi siya na-approve on time nung employer or nung company na pinagkatrabahuhan ko. Yun yung nakalagay dito. Meron lang kasing approval cut-off. Merong 3 business days to approve yung salary loan na in-apply natin sa SSS. At ginawa natin yan online lang. Bali dito sa loans, click lang itong apply for salary loan para makapag-proceed. And as soon as ma-receive nyo itong email na to, ang magandang gawin is ulitin nyo lang ulit yung process sa pag-apply ng salary loan online. Parehong-pareho yung gagawin ninyo. And then dapat, doon sa ginawa nyong pag-apply ng salary loan, tingnan nyo kaagad yung date dito kung hanggang kailan lang siya, and also meron ding reference number dito. And ang una nyo dapat gawin is tingnan kung kailan ba yung deadline ng pag-approve nito. At right away, kung nasa kumpanya kayo or may contact kayo doon sa HR ninyo, i-inform nyo na agad yung company na nag-apply kayo ng salary loan. Noong una kasi ako nag-apply, hindi ako nag-inform. Inisip ko na baka naman i-approve or makita agad nila sa system nila and i-approve na lang nila on their own. So malaking tulong na mag-inform kayo sa HR or sa employer ninyo para sa approval ng mismong loan. And then, nung nag-check ako sa SSS, bali ang ginawa ko, pumunta ako sa loans, nag-apply ulit ako ng salary loan, ito muna yung makikita ko sa umpisa. Ang gagawin ninyo is i-check nyo itong notification, and then dito, malalaman ninyo kung ano ba yung nangyari or may nareceive ba kayong update tungkol sa ginawa nyong loan status. Wala pa kasi ako nare-receive na email or text about this, pero sa inyo, baka pwede nyo i-check yung phone ninyo or yung email ninyo, baka may ma-receive din kayo later on. Pero dito nga sa SSS notification, bali again, kinlik ko lang tong bell na icon. And then meron ditong loan, so i-click natin yan. Nakalagay dito na April 27, nag-apply ako ng loan. Kinabukasan or one day lang, na-approve na yung loan. So again, malaking tulong na i-inform agad natin yung employer or yung company na i-approve yung salary loan sa SSS para ma-process na rin to kaagad. And saan mapupunta yung perang ni loan natin? Mapupunta to doon sa in-enroll nating disbursement account dito mismo sa SSS. So in-enroll ko siya sa Union Bank Quick Card. Pero pwede niya rin itong i-enroll sa BPI, Land Bank, BDO, kung ano man yung ATM card or PesoNet affiliated bank account na meron kayo. Bali may mga tutorial videos kami tungkol siyaan, pwede niyong i-double check. And kung may question kayo na gaano katagal mag-reflect yung pera doon sa bank account, ang nakalagay dito is within 3 to 5 working days, ibig sabihin hindi kasama yung weekends and holidays, dapat mag-reflect na yung perang ni-loan natin from SSS dito sa disbursement account na in-enroll natin. So ganun yung dapat niyong gawin para mas mabilis yung pag-reflect or pag-process ng loan natin sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And kung may question kayo kung paano ba magbayad sa loans, also yung mga contributions, paano yung dapat gawin dyan, meron na kaming ginawang mga tutorial videos. Pwede niyong i-check itong mga video tutorials sa baba. Sana makatulong. See you sa next video. Bye-bye!